Welcome back, mga ka-aldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay na naman po tayo ng pinakasariwang update. Well, basag na naman po sila. Kumbaga, ito na naman po, mga ka-aldab, ang isang ebidensya at resibo po na magpapatunay na galing po mismo kay Risa, mga ka-aldab. Well, syempre, maraming magre-react niyan. Ito ah, para lang po sa kaalaman ng lahat, hindi niya po pwedeng diretsahin ang pangalan, di po ba? Kasi sabi ko nga po sa inyo, di parang binulgar niya na rin po. Dito patama lang to ni Risa kung sino nga po ba talaga yung totoong karelasyon ng kanyang kuya, di po ba? Common sense na lang po ah, sino nga po ba yung kasama ni Risa na pumunta sa dermatologist kay BK Bielo? Real talk to, mga kaldab, yung pagpunta kay Bielo, walang iba kundi si Alden at si Mengay. Ito po yung tinutukoy niyang kuya at ate, di po ba? Kaya nga po, mga kaaldab, nakakatuwa dahil kumbaga tadhana na nga po yung nagbibigay sa atin ng kumbaga pagkakataon at tamang panahon, o ibig kong sabihin tamang tempo o timing nga po, mga kaaldab. Ngayon siguro maraming magre-react niyan. Maraming magko-komento na iba naman yung tinutukoy ni Risa, mga kaaldab. Sasabihin na naman po nila yan. Ganun naman po sila eh. Kumbaga, pag alam po nilang gipit na sila, pag alam po nilang tinatalo na po natin sila, yan at yan pa rin po yung sasabihin nila. Respeto na lang po sa mga hindi pa rin po naniniwala. Eh okay lang yan. At least, kumbaga, ibinibigay ko naman po sa inyo yung update. Depende na lang po sa inyo kung sino yung paniniwalaan ninyo. Di po ba? Kasi alam ko naman po na marami magre-react dito. Marami magko-komento, marami magsasabing fake news ka na naman, Mr. Destiny, porket nag-post lang si Risa ng ganyan. kinagat nyo na agad. Hindi, iba naman yung may kanya-kanya po tayong pananaw. May kanya-kanya po tayong opinion. Di po ba? Kaya nga po, masaya kami, lalo na po yung Aldab Nation, kasi alam po namin yung pinupunto niya. Alam namin yung nararamdaman po ng pamilya Polkerson na mahirap, pero kahit papano pinararamdam. Etong post na ito ni Risa, i-delete to sigurado. Magte-trending to eh. Kapag dumating yung point na pinagpiestahan na po ito, baka magulat kayo, magtaka kayo, Mr. Destiny, wala naman kaming nakita sa TikTok na post ni Risa, wala naman sa kanyang Instagram, hindi na namin makita. So alam nyo na po, ganun po yun, mga kaaldab, yung pinupunto ko. Kasi alam nyo naman po, kapag nagpo-post katulad ni Daddy Bay, ni Angel, kapag nagpo-post yan po tapos related sa Aldab Nation, nakakakuha ng simpatya sa Aldab, pinabubura ito ng mga Alden fanatics. Real talk, ganyan po ka dikit, o sabihin natin na malapit po talaga sa pamilya Polkerson, mga ka-Aldab, yung mga ibang Alden fanatics. Ayaw din po nila na kumbaga na apektuhan, na babash, di po ba? Kasi sinasabi nila, mababash ka lang yan, kaya burahin mo na, di po ba? Ito yung sinasabi ko na mahirap pong paliwanag, mahirap ipaintindi, lalo na po sa mga bulag at bingi sa katotohanan, na ano man po yung sabihin natin, ano man po yung ipaliwanag natin, ay bulag pa rin po sila. Ibig kong sabihin, hinahayaan lang po nila, kumbaga ini-scroll lang po nila, tapos sila magko-komento, sabay aalis. Di po ba yung tipong makapag-comment lang, may masabi lang, tapos aalis na? Yung tipong mga asar lang. Para sa akin, normal na lang po yan. Kumbaga, hindi naman po yan magtutuloy-tuloy eh. Yung tipong kahanap lang po sila ng mga ibang rason, ibang palusot, na kung nga rin mapapaisip ka, di po ba, sabay sibat na. Hindi po katulad natin na kapag ako nagbigay ng update, talagang punto. Di po ba? Kaya nga po, simple lang, sino nga po ba si ate at kuya niya? Di po ba? Common sense na lang po ha, sa pagpunta sa kay Dr. Vicky Bielo. Real talk,
Pero siyempre wala po tayo sa posisyon, mga kaaldab, para ipilit yan. Wala po ako sa posisyon para sabihin, pilitin yung mga taong maniwala. Ang sa akin lang, hindi po ba nyo napapansin na parang lumuluwag na nga po sa pagpo-post ang pamilya Polkerson. Lumuluwag na nga po sa pagpo-post itong mga ganitong kaganapan. Dumarating na po yung point na papapaisip na kayo si Alden Richards. Dumarating na o pumupunta na sa event ng Aldab na nakakapanibago. Hindi po ba? Na nakapagtataka kasi kung titignan nyo ilang years nga po ba na dumaan na sinasabing kinalimutan na nga po raw ni Alden ang Aldab Nation. Wala na nga po raw time si Alden sa mga event-event ng Aldab na yan. Pero eto na, dumating yung point na nagkaroon ng event. Anong ginawa po niya? Hindi po siya nagdalawang isip. Hindi po siya, kumbaga, nagpadala sa mga magiging komento na, uy, babash ka lang yan, Alden, huwag ka nang pumunta. Sasabihan ka na naman na, ano, kumbaga, Mr. Paasa, etc., etc. Di po ba? Alam ni Alden yan, kaya common sense na lang po. Lalo na po si Mama Ten, di po ba, pati handler niya, alam nila na magkakaroon ng issue. Pero bakit nanindigan si Richard Polkerson? O baka sabihin nyo, eh hindi niya pa alam yan, Mr. Destiny. O sige, sabihin na natin na hindi niya alam na puputok. O yung unang event, pumutok na. Na ganito ganyan, nag-trending na, nag-viral na si Richard Polkerson na po yung pinagpipiestahan. Ang tanong, napakasimple lang po ito, mga kaaldab. Pangalawang event, bakit pa po tumuloy o pumunta si Richard Polkerson sa event ng noong October 23. Real talk to, mga kaaldab. Doon pa lang mapapaisip na kayo eh. Di po ba? Doon pa lang masasabi niyo, oo nga, miss, oo nga no, kasi alam natin na binatikos na siya nung unang event. Sinabihan na siya ng Mr. Paasa. Tapos ganto ganyan. Bakit pumunta pa rin po siya? Bakit, kumbaga, hindi niya pinansin? Ito'y sinasabi ko, mga kaaldab, sa mga mami, sa mga tita, sa mga senyor. Kung si Alden po, hindi po pinapansin yung mga ganyan, dapat tayo rin po, di po ba, maging matatag, maging kampante. Huwag po tayong paniwalain. Alam nyo naman po, mga kaaldab, na maraming bulag at bingi sa katotohanan, na mas pinipili po nilang paniwalaan yung mga fake news kesa po sa totoo, di po ba? Well, hanggang dito na lang po yung updates natin, mga kaaldab. Comment na lang po kayo.